Hi guys, isa sa inyo ang nag-request na i-analyze natin ang D&L Industries. Anyway, sikat na stocks ito. Maganda pa bang pasukin yan? Buting tingin natin ang kanilang financials. Hi guys, welcome back. DNL ang pag-uusapan natin ngayon. Na-record ko to na May 10, so yung mga market data na makikita natin ay May 10 din. Anyway, salamat sa nag-request nito, no? Dahil sa mga comments ninyo, natututo din ako sa inyo, no? May mga stock akong natututunan, ano? So guys, no, bago ko po umpisahan ito, alam ko marami sa inyo. Matagal nyo nang sinusundan tong DNL, no? So malamang mas marami kayong alam kaysa sa akin. Please mag-comment kayo mamaya, no? Kung ano yung mga iba nyo pang alam sa stocks na to para pare-parehas po tayo matuto. Okay, let's go para mabilis tayo. Ayan, umpisahan muna natin sa dividends, no? So kung makikita natin, itong past 3 years mukhang gumaganda ang dividends. Alright, mukhang bumabalik na siya sa dati niyang level. Ayan, no? Alright. And kung i-check natin, last year ay 24 cents, no, ang kanilang pinamigay na dividend. So i-compare natin sa share price niya ngayon, mukhang 3% lang, no, ang dividend yield. Anyways, hindi naman to malungkot, guys, no, kahit 3% 'yan. Maganda na po 'yan, no. Maganda na rin po 'yan kasi hindi naman yata ito high dividend yield, no. Anyways, pag-aaralan natin mamaya ulit, no. All right. So pagdating sa dividends pala, ang policy ng company na to ay at least 50% ng prior year's consolidated recurring net income ang pinamimigay nila. Actually, ang nabasa ko yata, ang ginawa nila last year, 65%. Hindi ko alam kung last year yun o for this year, no? Pero parang 65% pa nga ang binibigay nila. Alright, no? So take note sa mga dividend investor, no? Baka magustuhan niyo po ito. Alright. So mag-umpisa muna tayo sa ownership and management kasi para sa akin important po ito, no? So yung Lau family, no, yung nag-umpisa ng business na to, sila yung nagko-control ng majority ng shares, 72%. Ayan, 28% lang ang owner, ang owned ng public tulad natin. Ayan. And kung titingnan ninyo yung mga directors at yung management, aba, puro Lau family, no? Ang dami, ito puro Lau eh, no? Ayan. So, sabi ng iba, pangit daw ito, no? Kasi paano kung hindi naman daw ano, kasi family, no? Paano kung hindi naman competent, nilalagay na lang diyan. Ako po, guys, ang tingin ko dito maganda kasi kung ikaw yung majority owner, yung Lau family, at ikaw rin ang papatakbo ng business, ibig sabihin, pag mali yung desisyon nila, sinong masasaktan? Sila din. Kung maganda yung decision nila, sino ang makikinabang? Sila din. Iyon. Ibig sabihin, aligned. Kung tayo bibili ng stock na to, aligned. Aligned ang ating interest doon sa mga nagpapatakbo ng kumpanya. Kaya para sa akin, magandang sign po ito kung sino yung majority owner, siya rin yung nagpapatakbo. Ayun. Kasi nasasaktan or nakikinabang tayo ng sabay-sabay, walang gulangan dito. Ayun. Alright. Ayan, about the business mo tayo. Okay. Ayan, no? So, may apat na component, no? Or apat na business sila. No? Food, ingredients, no? Specialty fats and oils. Tapos yung oleochemicals and resins. Masyadong technical. Pasensya na, hindi ko masyado naiintindihan to. Meron ding plastic additive, no? Colorants. Yung pampaganda daw ng plastic. Ayun, akala ko yung mukha lang ang pinagaganda, pati plastic pinagaganda, no? Consumer products, ayan, no? And puntahan lang natin konti yung food ingredients o yung mga kasama pala sa mga sinusuplayan nila. Kasi gumagawa pala sila ng materials na sinusuplay nila sa ibang manufacturer din. Yung mga instant noodles, snack food, dairy, culinary food, gano'n, no? Parang meron din yatang fast food, no? Parang nabasa ko to noon, parang fast food yata ito, no? So may ganun, supplier sila niya, no? Alright. Meron ding oleochemicals and resin, no? And kaya ko pinuntahan ito kasi kailangan nyo maintindihan, no? Yung kalahati daw nito
biodiesel, no? Alam niyo na 'yan, no? Pag nagga-gasolina kayo, no, kailangan may biodiesel na component. Ayan. And then meron silang part nung oleochemicals na mataas yung margin. Yung tandaan nyo, mataas ang margin. Gustong-gusto na. Tinga natin yan. Pag sinaming mataas ang margin, mataas ang tubo. No? So, dito yung oleochemicals, very, very important ito mamaya sa analysis natin. No? Ayan, alright. And kailangan kong i-highlight sa inyo na lean or payat or flexible yung company na to, or lean, no? Hindi sila masyadong into ano, owning land and properties, light lang sila, no? So medyo mababa ang equity nito, no? Parang gano'n, no? O yung book value niya kasi nililist lang nila, no? So maganda din naman 'yan, ibig sabihin hindi masyadong makonsumo, no, sa kapital, no? Nagtitipid ng konti, nililist na lang kaysa bumili ng land. Ayun, no? Alright. And tingnan natin yung kanilang financials, no? Nung iba't ibang part ng kanilang business. Ayan, no? Marami pang part itong business na to. Tinanggal ko na yung iba, no? Kasi maliliit lang naman. Hindi gagalaw yung baso. Tingnan lang natin ito, no? So makikita ninyo, yung food ingredients, 28 billion yung sales. Pero yung kinita, wala pang 1 billion. So ito yung majority ng kanilang sales. Pero ang liit ng tubo. Take note, no? So itong food, malaki yung sales, maliit yung tubo. Hindi masyadong magandang business ito. Ayun, pero yun, kailangan, no? Sayang din yan. Lamansyan yan, no? Pero tingnan ninyo, itong plastic colorant, ayun, no? 3 billion lang. 3 billion lang yung sales, pero ang laki ng kinita, hus. 750 million. Wow! 'Di ba? Parang mga ano ba to? 16%, no? Parang ganoon. Or 20% ba 'yan? Ganoon. Ang ganda ng margins, no? Ayun. And then ito nga yung oleochemicals, 13 billion. Yung total sales, no? O i-compare mo sa food, maliit, no? Kalahati lang. Pero ang laki ng kinita, oh. Talon-talo niya yung profit ng ano, ng food, eh. No? Kasi actually, dalawa nga kasing component ito. Sinabi ko, di ba, yung biodiesel at saka yung high margin oleochemical. Yung biodiesel kasi maliit yung tubo, binatak pa baba. Pero yung meron silang high margin na oleochemical, yun naman yung tagabuhat, no? Parang COD lang yan, may tagabuhat. Kaya medyo umangat, maganda. So dito tayo sa dalawang ito, dito tayo excited dito sa colorant and plastic tsaka oleochemicals. Yan tayo excited kasi malaki ang tubo. Gustong gusto natin malaki ang tubo. Alright, ayan. Income statement na tayo. Ayan. So, ayan, no? So makikita ninyo, i-compare ninyo yung 2021 sa 2022. Wow! Lumaki ang revenue. Ako kasi, to be honest, no, in general, mas tinitingnan ko yung revenue growth kesa sa net profit. Bakit? Kasi yung revenue growth, isa yan sa sign na ano, na nag-i-increase. Mas honest daw kasi na metric yan na maganda yung business. Kasi ang ibig sabihin, pag tumataas yung revenue, ibig sabihin, tumataas yung ano mo, yung market share mo. Ayun, lumalago talaga yung business mo. Kasi yung net profit, minsan kasi madali lang ayusin yan, eh. Minsan magtipid ka lang, di ba? O tanggalin lahat ng secretary sa opisina, ganyan, no? Walang iinom ng tubig, gano'n, no? Sa office, makakatipid, pwede palakihin yung net profit. Ibig sabihin, nagagawa ng paraan yan. And minsan lumilit kasi net profit kasi minsan may ginagawa yung company para dumami yung customer. O halimbawa, nagdadagdag sila ng spending para magkaroon ng maraming customer. Kaya temporarily, nagsasuffer yung net profit. Ganon, no? So, madalas, mas importante yung revenue, no? Pero sa case po na to, masasabi ko sa inyo, huwag po masyadong excited. Lang pumalo ng 30, naging 43. Kasi tingnan niyo yung cost of goods sold. Ibig sabihin, yung raw materials kasi tumaas. Yun lang ang dahilan kaya tumaas ito. Hindi naman sumipa ng 50% yung yung market share nila. Tumaas lang talaga yung raw materials. Yun ang malaking factor. Kaya tingnan ninyo, pagdating sa net profit, hindi naman, lumaki naman, pero hindi ganun kalaki. Ayun, no? 50% yung revenue, pero yung net profit, hindi naman ganun kalaki, no? Pero ang sabi naman kasi sa financial report nila, tumaas naman ng konti yung volume ng kanilang sales sa 2022, no?
Ayan. So raw materials and konting higher demand ang nagpataas ng revenue niyan at ng profit. Alright. Ayan. Pero ayun na nga, no? Kasi yung 2022 recovery yan. Alam niyo naman, no? Noong 2020 and 2021, sarado pa kasi. Sarado lahat. And then noong 2022, biglang bumuka. Kaya bumuka din yung revenue, bumuka din yung net profit. Ang laki na ibinuka. Pero, Wait lang, wag masyadong excited. Malamang itong 2023, hindi ganyan kalaki ang ilalaki, no? So relax lang kayo. Yun lang yung message ko dito, relax lang kayo, no? And then, ayun, pansinin ninyo guys, no? Ito yung isa na sa nakita ko nito. Kasi alam naman natin, 2020, 2021, may nangyari, di ba? Siyempre, nagkaipit-ipit lahat ng negosyo dyan, di ba? Oh. Pero bakit ito? Ang ganda na nung momentum niya, no? 2015, pataas na ng pataas. 19 billion, 22 billion, 27 billion. Biglang bumagsak noong 2019 ng 22 billion. Bakit bumagsak ang revenue? Tapos pati yung profit bumagsak. Bakit? What happened to 2019, my friend? Ayan, so pinull out natin yung financial report ng 2019. Kailangan kasi talaga binubuting-ting natin yan eh. Gusto natin mag-invest, kailangan masipag tayong magbasa. Di ba? O, basa tayo. Alright. Ayan, nung binasa ko yung 2019, ayun yung mga volume. Yung mga volume nagbabaan. At ang masaklap dito, yung mababa, yung oleochemicals, 13%. Tapos yung plastic, 12%. Ito yung tagabuhat eh. Ito yung magagaling dyan eh. Yung food, 4%. Eh ano naman yan eh. Maliit ang kita dyan eh. Dito tayo nasaktan. Dito tayo nasaktan sa ano, sa oleochemical at saka doon sa plastic. Kasi malaki yung tubo dyan eh. Ayun, nasaktan tayo dyan. Alright. Ayan. Meron pa. Ano pa? Ayun, no? Meron ba tayong nakita sa kanilang income statement? Nakita nyo yung net, yung margins nila? Nakita nyo yung margins nila? Ayun, ba't parang lumiliit? Ba't galing tayo sa 5? Ay, ayun, no? Yung, ay, sorry. Punta tayo dito sa gross margin pala. Ayun, no? 19, 20, 18. Bakit lumiliit? Naging 14, 13% na lang. Pagdating na sa profit, nang galing tayo sa 11, 12, 10, no? Yan tayo. Bakit lumiliit tayo sa 8, 7? Bakit ganun? Bakit lumiliit ang net profit? So to be honest guys, ang alam ko dito, no, ang alam ko in general, hindi ko alam sa case nila, in general, pag yung net profit lumiliit, ang ibig sabihin, naiipit ka ng competition. Ayun. Kasi, ganito kasi yan guys, no? O halimbawa, no? May tindahan ako. Diba? O tapos biglang nagbukasan ng ibang tindahan sa tabi ko, nagkompetensya, ayun. Ibig sabihin, para makakuha ka ng market share, iniipit mo na lang yung margins mo. Ikaw na lang ang nagsasacrifice. Ikaw na lang ang magtitiis na maliit yung profit mo para makalaban ka. Para makalaban ka sa market. Magsasacrifice ka na lumiit. Lumiit yung profits mo. Ganun. So mukhang, parang ha, sa akin, parang naiipit ito ng competition. Parang. Kasi yan, no, nag-e-erode. Nag-e-erode ang margins. Bad news. Alright. Okay, debt and balance sheet na tayo, no? So, nag-i-increase yung debt, no? Pag napansin ninyo, no? Pag nalipas ng taon, no? Tingnan nyo yung liabilities, no? Lumolobo. 5 billion lang dati. 5 years ago. 20 billion na. 20 billion na yung utang, no? Alright. Ayun, no? Although nag-increase naman yung equity, unti-unti lang, no? Pero, ang debt to equity niya is 1, no? Kasi 1:1, nakita mo, oh. Equity, liability, tig 20 billion, 1. Oh, pwede, okay lang yan, medyo okay lang yan, no? So usually, okay lang naman na may utang ang company, no? Okay lang yan, kasi ibig sabihin, pag umuutang, may pangarap kasi siya na na i-expand yung business, kaya yan umuutang. Alright, saan? Ayan, pero mukhang okay lang ito. Pero bakit umuutang? Ayan, ito yung reason kung bakit umuutang. Ang alam ko kasi, yung Batangas facility nila, nabasa ko kasi ito way back, no? 2019 yata nag-start ito. Alam ko, 8 billion project ito, kung hindi ako nagkakamay niyo. Correct me if I'm wrong, no? Pero parang 8 billion project ito, no? Na medyo naudlot. Alam niyo naman, no? May problema ng 2020-2021, naudlot ng konti. Pero noong 2021, ayan, natinuloy na nila.
umutang sila by way of ano ba to? Series A and Series B bonds, no? Naglabas naman sila ng bonds na worth 5 billion. Mukhang tinuloy nila, no? Ayan, kaya lumobo. May 5 billion eh. 5 billion utang eh, no? Bonds. Pero ang kagandahan dito, na-lock in nila sa mababa na rates. Tingnan nyo, 2.79 and 3.6. Kasi noong 2021, mababa yung interest rate. Yun, nakachamba sila, na-lock nila na mababa yung interest. Kasi kung ngayon sila uutang nung late 2022, lalo na this year, ang taas ng interest ngayon, eto sana yung babayaran nila, no? So nakatipid na rin sila, nakatipid, nangalahati na lang. Kalahati lang ibabayad nila. Interest goods na rin po yan. Alright! Ayun na, no? And ito yung exciting, no? Yung facility na ginagawa nila. Uy, kasama yung oleochemical. Gusto natin yan kasi malaki ang tubo niya. Yung food, ay bahala ka dyan. Ayoko sa food dito ko sa oleochemical. High margin po yan. Alright! Ayan, no? Ay tingnan lang natin, no, yung price to book, no? Price to book. Sabi ko nga sa inyo kanina, light sila on asset, kaya yung medyo mahal sila pag tiningnan mo yung price to book, no? 2.61, medyo mahal yan eh, no? Medyo mahal. All right. Usually gusto natin nagpapantay yan around 1, ganun, no? Kasi ano ba yung price to book na yan, no? So kung pag 1 yan, ibig sabihin pag nagsara yung company na liquidate, pag 1:1 yan, babalik yung iyong puhunan. Babalik yung capital mo sa'yo, no? Parang gano'n, no? As equity owner sa'yon. Pero, pwede mo namang ignore ito kasi mukhang hindi naman mag-liquidate yung company to. Nung araw kasi, nung panahon ni Benjamin Graham, ang daming company nagsasara. Kaya importante na tinitingnan yung price to book. Pero ito, mukhang hindi naman magsasara, no? Pera-pera. Mukhang okay pa to, magtatagal pa to, no? Alright. And then, pagdating sa utang, nako-cover ba yung mga current liabilities yung bayarin mo for the next 12 months. Current asset naman, yung makokolekta mong pera or pera mo in the next 12 months. So, pag more than one ito, ibig sabihin, kayang-kaya bayaran. So, mukhang okay naman, no? Mukhang okay naman sa utang. Mukhang hindi naman nakakatakot. Alright! Profitability metrics, ayan. Kamusta ang ating mga tubo-tubo? Ayan, mukhang kaayusan lang, no? Tiningnan ko rin yung mga ibang industrial eh, na into food ganyan. Mukhang magkaka-same level sila. Mukhang magkaka-same level sila ng mga margins, yung mga tubo-tubo. Ang nangyari kasi dito, no, yung food kasi, ang liit ng tubo. Ang liit talaga sa food. Pit-pitan talaga ng kamay. Pero nabuhat naman kasi nung oleochemicals at nung plastic. Kaya pwede nang pagtiyagaan. Lamantiyan din yan, yung mga margins natin, no. Lamantiyan din yan, no? Yung mga return on asset, return on equity, mukhang kaayusan lang. Maganda, average, mukhang average. Wala namang concerning. Alright. Valuation metrics. Ayan. So, price to sales, mukhang okay naman. Price to book, sinabi ko na kanina, parang medyo mahal ng konti. Yung mga PEPE, mukhang fairly valued, no? Alright. Ayan. So, ang conclusion natin, sa ngayon, no, sa prices ngayon, mukhang fairly valued. Ayan. And papunta na tayo sa conclusion, no. Ako kasi nakikita ko dito sa DNL, mixed feelings ako eh. Mixed feelings. halo-halo, hindi ko alam eh. Oh, kasi may cons, no? Yung may history ng weakness eh ng 2019 tsaka ng 2018, humina eh. Bakit ganun? Bakit, no? Bakit humina, no? Bakit eroding yung margin? Bakit lumiliit yung margin, no? Yung mga tanong natin sa utak eh. At tapos sa US may problema, no? Yung baka magkaroon ng recession daw kasi alam naman pag nagkaroon ng recession eh yung alam ko yung mga oleochemical nito yung mga plastic ganyan eh alam ko may malaking part din nito ina-export eh baka humina yung demand yun baka humina hindi ko alam eh yun, may mga sapot-sapot sa utak ko eh I don't know pero yung pros naman yung pros ha yung Batangas plant by middle of this year daw, 2023, middle, malapit na yun. Baka nga May na yun or June, hindi ko alam eh. Malapit na matapos. Pagkatapos nun, magpo-produce na yan ng oleochemicals at mga iba pang anik-anik na products. Baka sumipa yung revenue, baka sumipa yung net income. Baka, okay. So, baka naman maganda pa yung demand ng 2023 kay DNL. Kaya sila nagbukas din ng
planta. Hindi naman siguro sila engot-engot, no? Bubukas sila ng planta, wala naman demand, no? Kasi nga, sila rin na masasaktan. Lau family yung may-ari niya, sila rin na nagpapatakbo. So, i-balance out nyo itong mga ito, yung pros and cons na to. So, tingin ko dito naglalaro yan, eh. Para may upside ka dito sa Batangas plant, eh. Kasi baka lumaki. Lumaki yung production nila, lumaki yung benta, lumaki yung kita, eh. Ganun, no? Baka, no? So, yun. Yun, pero yun nga, no? Pag-isipan nyo yung mga cons din na sinabi ko. Alright! So, yun lang. Disclaimer po, no, na konting time lang naman ang in-spend ko dito. Isang gabi ko lang inaral itong DNL. And, guys, no, yung mga marunong sa inyo sa DNL, mag-share naman kayo. Turo nyo naman. Share nyo naman sa amin. Lalo-lalo na sa akin. Gusto ko rin pong matuto, no? Alright. And yun, yung mga, kung may nakita pa kayo sa financials, gusto nyo i-share, mag-comment lang po kayo. Alright? O, disclaimer po, no? Hindi ko kayo ini-encourage or dini-discourage na mag-invest dito, but I encourage you all to study, no? Pag-aralan nyo muna mabuti bago po kayo mag-invest in anything. And please, subscribe to my YouTube channel. Like, share, hit the notification bell. Mag-comment na mag-comment. Hindi po ako nangangagat. Kalbo lang ako. Hindi ako nangangagat. Alright! Binabati ko kayo ng happy investing, guys. Bye-bye! We'll be right back.